What's up mga chong, it's your boy Dave Ventures TV here. And today, wala tayong rides pero meron tayong bagong tutorial, no? As you can see, ito yung gagawin natin sa PixArt. Yan. So, sa mga logo na gusto nyo, na makakikita nyo mga photo, mga gaming logo ng mga ganyan ay para sa itong tutorial na to, no? So, simulan na natin. Let's go! So ayun mga chong, bago tayo magsimula, please hit the subscribe button and comment na rin kayo kung nasatisfy kayo or kung may suggestion kayo para sa next tutorial natin habang hindi pa tayo nag-rides, no? So, tara! Let's go! So ayun, una mong gagawin, syempre kailangan mong mag-download ng PixArt. Kapag na-download mo na yung PixArt, syempre kailangan mo na mag-picture para may edit kang picture. Picture ako kanina at ito siya. Ayan. Nasa CR ako bago maligo. So, ayan. Simulan na natin. Once may picture ka na na i-edit, punta ka ngayon sa PixArt. So, ayan. Pindutin lang natin itong plus button sa gitna. And all photos. And hanapin nyo lang yung gagamitin natin picture na tulad na yun. Yan ang gagamitin natin. Siyempre, ang gagawin natin, kakrap natin yung background niya. So, ididala lang natin yung mismong subject natin. So, hanapin nyo lang sa lower section ng yung screen ng cutout. Yan. Napakadali po na ito, no? Pipinutin nyo lang yung person at automatic na siya mag-auto-crop. So, yung red part niya, yan lang yung matitira. So, para makita mo, preview, yan. Yan lang yung matitira at ma-edit natin, no? So, yan, edit na natin. Na-crop na natin yung background ngayon. Gagawin natin siya ng effects. So, click na lang itong effects. And, punta kayo sa magic. And, hanapin nyo lang itong Badlands. Ito yung gagamitin ko. Actually, marami pa pwedeng pagpipilian dyan. Pero para sa project na to, ang pipilitin natin ay Badlands. Yan. Tapos, pinutin mo lang ito nasa gitna, yung mga bilog. And, hanapin nyo lang yung perfect para sa inyo. So, ito. Pipiliin natin ay multiply. Yan. So, save mo lang ulit. So, yan. After nyo lagyan na effects yung photo, ngayon, mag-download na kayo ng mga smoke backgrounds. Katulad na itong mga dinownload ko. So, yan. So, ito siya. So, ang gagawin natin is hanapin natin yung blend dito sa lower section ulit. And, pilitin nyo yung screen. And, zoom in nyo ulit. Zoom in nyo para yun yung magiging background. So, after nyan, pilitin nyo yung eraser dyan sa taas. And, erase nyo yung mga nasa loob ng picture. May nabura kayong ganyan sa mga background, pindutin nyo lang ulit yung restore. So yan. Kung saan na siyang babalik, no? So yan. So yan na yung magiging background natin. So save nyo lang ulit. Ayan, kompleto na tayo ngayon. Dito na tayo sa mata. Ayan. So, ang gagawin natin ulit dyan is brushes. Hanapin nyo lang ito. Click nyo and ready nyo lang ito unang-una. And color white, syempre. Gagawin natin color white yung mata. So, ayan. Save nyo ulit. So, ayan. Okay na. And, next step natin is lalagay natin yung flare sa mata para mukha siyang nag-glow, no? Nag-download na ako ng flare. So, ito siya.
So ayan siya. Ito mga ginamit ko na FLIR background in sa susunod na step natin. Dalagay ko sa description box para auto-download na lang kayo. No? So ayan nga, ilalagay natin yung FLIR na to sa mata. Babaguhin ko yung opacity niya para hindi masyado mukhang pinatong. So, gagawin ko lang sa mga 90. So, after nyan, sa kabilang mata para di na kayo mahirapan, hanapin nyo lang yung, so, eto. Ito yung sana sa taas. Yan, and duplicate. Tapos, itapat mo lang ulit sa mata. So, ayan. Mukha na siyang umiilaw, diba? Yan. So, last step na tayo, no? So, once na ilagay ninyo na yung flare sa mata, ang next step natin yung smoke niya dito sa gilid, no? So, nag-download na rin ako. At ito siya. Yan. So, para baguhin yung kulay, pwede niya siyang baguhin dito sa effects. And then hanapin nyo itong colors. And then, so maraming pwede. So ito pipiliin ko para sa project na to. So save ulit. And punta kayo sa baba ulit. And then blend. Tapos hanapin nyo itong add. Yan. Diba? Tapos tatapat nyo lang itong pinakadulo na dito sa mata mo. Iro-rotate mo lang konti para sumakto sa mata. So ayan, syempre sa kabilang mata para mas mabilis, pinutin nyo ulit to and duplicate. Ganun din, rotate nyo lang din and itapat nyo sa kabilang mata. Flip rotate. Yan. And tapat nyo ulit para pantay. Yan. So okay na, ito na siya. Ganun lang sa kadali, no? So sana natulungan ko kayo and comment down below kung ano yung gusto nyo matutunan sa next vlog natin. So let's go!